Nangangailangan ba kayo ng medical assistance katulad ng surgery, implant, transplant, cardio, o mako-confine, o magda-dialysis, pwede rin cancer, o nangangailangan kayo ng mga gamot? Pwede tayong mag-apply sa DOH at PCSO assistance. Okay, so ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin at paano natin siya ipaprocess. Okay, tara, umpisa na natin. So, unang-una, how to apply for medical assistance sa DOH. Actually, ang DOH, meron lang tatlong steps na susundin. Number one, hanapin nyo lang yung listahan ng mga DOH-affiliated hospitals. Okay, so number two, kumpletuhin lang ang mga requirements. At number three, maghintay na ma-process ang inyong application. Okay, meron tayong mga listahan ng mga affiliated hospital. Isa-isahin nyo na lang niya kung saan kayo malapit o saan kayo pwedeng pumunta. At para makita nyo, i-post nyo na lang itong video para maisa-isa nyo siya. Okay, meron pa tayong susunod na listahan at location kung nasaan sila, kamukha niyan. Number one, nasa Marikina at yung huling-huli ay nasa Quezon City. Okay, so meron pa rin tayong karuntong niyan, second page. So i-post nyo lang para mabasa nyo lahat. Okay? So next, kailangan natin kumpletuhin ang mga requirements. Ano ba yan? Number one, photocopy o kopya lang ng ID ng pasyente. Number two, photocopy ng medical certificate. Okay, kailangan may pirma ng doktor at mayroong number ng doktor. Okay, so kailangan kasama ang inyong pangalan, details at information ng medical condition. Okay, so next. Kumpletuhin naman ang requirements. So kasama pa rin ito, photocopy ng quotation ng procedure. Kung ano yung pinagawa sa inyo ng doktor o ano yung inyong pinapagawa sa ospital. Okay, and then meron pa rin photocopy ng hospital bills o running bill. Kasi pwedeng nasa loob pa ng ospital at naka-confine pa, kaya o pwede rin yun kahit nasa loob pa ng ospital. Okay, so yan lang mga photocopy. And then, paano naman ipaprocess ang ating application? So, punta lang tayo sa kahit saang branch ng DOH o PCSO office. And then, isasubmit lang natin yung ating application. And then, antayin lang natin ang resulta. And then, pwede na kayong pumunta sa ospital at ipakita nyo yung mga requirement sa billing section para maiawas na yung inyong discount. Okay, so sa PCSO naman, medical assistance, ano-ano ang mga coverage? So number one, yan yung confinement o magtatagal siya dun sa hospital. Pwedeng dialysis, pwedeng cancer treatment. Pwede rin mga gamot, mga medicines. So para sa anti-rabies, para sa factor 7 and 9, psychiatric o kaya post-transplant o post-operative o kaya ay antibiotics. Kasama rin ng mga supplies katulad ng mga surgical supplies pagka may mga operation. Okay? So, next is number 6, yung mga implant naman, and then laboratory o kaya diagnostic procedure. Number 8 is transplant procedure o kaya ay cardio procedures. And then lastly, rehab o therapy. Ano na naman ang mga requirements sa PCSO assistance? Okay, number one, kailangan ng application form. So pwede natin i-download ang application form dito sa mahabang link na to, pero hindi nyo na kailangan kabisaduhin yan dahil ilalagay ko ang link sa description para kukopyahin nyo na lang. Okay, so number two is original or certified copy ng clinical abstract na pirmado ng doktor. Okay? And then number three, valid ID ng pasyente at ng representative, kung sino yung magdadala. And then next, guides naman para PCSO medical assistance. Okay, number one, as for clinical abstract, yun yung reseta o yung mga findings ng doktor. At number two, kailangan
itanong mo rin ang official billing statement na galing naman sa hospital. Okay, yan yung kung magkano yung babayaran nyo. And then, next, number 3, kumuha kayo ng barangay certification na kayo ay hirap o hindi makapagbayad sa ospital. Okay, kamukha rin yan ninyong indigency certificate. Okay, pero dito naman ay hirap kayo na bayaran o wala kayong pambayad. Okay, sa barangay nyo lang naman kukunin yan. The next, number 3, pwede rin kayo mag-email sa PCSO under ng Charity Assistance Department. Andyan yung address o email address. Yan. And then meron din telephone number. Pwede nyo rin tawagan. O kaya ay ang PCSO hotline. Pwede kayong tumawag dyan. And then next, number 4 is isasubmit na natin sa pinakamalapit na PCSO office. Okay? So, makakatulong ito sa inyo dahil lalo na sa mga major operation, ano, sa kayong mga continuous medication o yung long-term medication. So, sigurado makakatulong ito sa inyo. At I hope na nakatulong and maraming salamat sa inyong panonood. At huwag nyo lang din kakalimutan na mag-subscribe, like, and hit the bell. Follow nyo na rin ang aming page sa Facebook. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa inyong panonood. God bless po tayo.